So ayun mga kamaster, na natapos na natin ang ating project. Naway nakatulong ito sa ating kapwa angler na kumaga portable sa mga kamaster. Kung ibilad mo sa araw, madali mong makukuha at madali mo rin matatanggal ang mga nakadikit. Ayun na, flat na. Kasing flat ng ilong natin. Joke lang. So ayan mga kamaster, flat ng ating modeling clay. So next step mga kamaster, ilubog natin itong kalahati. Kalahati nitong pain natin. Ito lang. Sa gitna ng kanyang alambre. Kasi hindi mo naman pwede ilubog. Hindi mo naman pwede ilubog lahat. Kasi pag binaon mo lahat, mahirapan kang tanggalin. Tanggalin ang jig mo. So, kalahati lang ang ating ilubog. Ilagay lang natin sa gitna. Ayun. Maglaan ka ng space. Space dito, saka dito. Saka yung daraanan ng tingga natin. So, simulan na natin. Tulak lang. Tulak lang. Para. So, ayan mga kamaster. Nakabaon na yung kalahati ng ating jig. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng flat na object kagaya nito. Tiles. Para i-trace yung sa gilid niya. Dapat walang singaw. Para hindi lumabas yung tingga natin. Ayun. Ganun lang kasimple. Pati dito sa kabila. Ayun. So, pwede mo ring i-retouch kung medyo may konting diferensya. Baka ng maliit na pangtanggal nitong clay na dumikit sa jig natin. Lalagyan natin ng guide bawat side nito, dito. Pwede na apat guide para sa kalahati nitong molde natin. Manap tayo ng mga bagay gaya nito. Yun. Kung pwede yung patalim ang style niya. So tara. Ganito lang kamaster. Lalagyan natin ng butas. Ito yung magsisilbing guide ng kalahati niya. Yun. Yung tamang-tama lang. Yun. Tanggalin natin yung excess na clay. Tanda mo. Thank you.
So ayun mga kamaster, nakat na natin yung sa gilid niya. O nakita nyo, medyo kulang dito. Iabunuhan lang natin ng clay mga kamaster. Ayun, ganun lang. Patlat mo lang. Tapos sikat natin. Tandaan natin mga kamaster kung ano ang itsura natin dito, ganun din ang magiging kalabasan niya. So mas maganda, mas okay. Pero ang mas mahalaga kasi mga kamaster dito sa loob. Ring iplat. So susunod nating gagawin, lalagyan natin ng dito daraanan ng ating alloy o tingga. Kuha lang tayo ng maliit na clay. Pupurmahin natin. Shout out nga pala mga kamaster sa mga sumusuporta sa channel na to. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Sobrang saya ko mga kamaster. 46 subscriber na tayo. Tutuwa ako kahit sa ganitong bagay. Nakatulong tayo sa mga kapwa natin, mangingisda. Mga kababayan nating nahihirapang bumili ng pain. Expensive kasi mga kamaster. 500 bawat isa, tapos wala ka pang kuha. Tapos nawala pa. Sakit sa pakiramdam. Yun. Patay ng ganito. Hatiin natin. Sukatin natin yan. Huwag masyadong lakihan mga kamaster para hindi tayo mahirapan. Paslide yung cutting mong kamaster. Yun pa. So ayan mga kamaster, ready na ang ating clay at yung pain natin. Lalagyan natin ng harang sa gilid at gilid. Kailangan natin ng cardboard mga kamaster. Kung wala kayong tape, ganito na lang gawin natin. Yun. Lagyan lang natin ng clay sa gilid. Yun. Tapos
kabila naman. Ganun din ang ating gagawin. Kailangan na ito side by side. Dapat marami yung clay mo, Mac Master. Kung malaki yung jig mo, moldy mo, kailangan mo din ng malaking clay, maraming clay. Ayun. Tulak lang natin. Okay na yan, mga kamaster. So sa taas dito, bandang itaas, kailangan mo din secure. Gagamitan mo din ng clay o di kaya tape kung gusto. Mas madali yung clay. Yun. Yun lang. So ayan, ready na siyang lagyan ng cluster of pares, mga kamaster. So next step, mga kamaster, magmi-mix na tayo ng cluster of pares. Kailangan natin ng empty bowl, yung malalim na pinggan. Tapos kailangan din natin ng pangtakal ng cluster of pares para mabalance yung both side ng ating molde. Kung dalawang dangkal sa kabila, dalawang dangkal din sa kabila. Yun, balance. So, tara. So, ito na yun, mga kamaster. Lalagyan na natin ng tubig. Wala tayong ibang option eh, kundi tubig, kasi sabi nila may pangpatigas daw dito. Mga nakakaalam yan lang dito is yung mga doktor. May chemical sila na hinahalo para matibay. So wala tayo nun. So tubig lang ating gagamitin. Tapos ang gagawin natin, kumuha tayo ng alambre para matibay, para hindi madaling mag-crack yung ating molde. Yun. Tara, haluin na natin. So, ito na, mga kamaster. Nahalo na natin mabuti. Lagay lang natin dito sa loob. Galawin mo lang para sumiksik yung cluster of pares natin sa mga gilid-gilid.
tapos niyan, lalagay na natin itong alambre. Apat na piraso yung gamit natin. Tulong mo lang. Yung mga maliliit na piraso. Para hindi madaling mabiyak. Lolo-blog. Wala pong problema yan. Gagamitan lang natin yan ng sandpaper o file. So, advice lang mga kamaster, bago natin lagyan ng tinga o alloy itong molding na to, dapat patuyuin natin ng mabuti mga kamaster. Kung pwede, bilad natin sa araw. Patuyuin talaga as in tuyong-tuyo na. Yung parang simento na nga. Para hindi tumilamsik yung mga tinga sa ilalim pag nilagyan natin, binuhusan natin. Kasi pag nilagyan mo ito at basang-basa pa, pangit yung magiging resulta at masisira yung molde mo, masisira yung ginawa mo. So, ayun mga kamaster, natapos na natin ang ating project. Naway nakatulong ito sa ating kapwa angler na medyo nabibigatan sa pamain o sa kapwa natin na mangingisda, na ang hanap buhay ay pangingisda talaga, nahihirapan na bumili ng jig na ito o pain na ito. So ayun, God bless sa inyong lahat dyan. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang i-hit yung subscribe button, idamay mo na rin pati yung notification bell. So mga kamaster, maraming salamat sa inyong suporta. God bless sa inyong lahat. Kita kids ulit tayo sa susunod nating mga activity o project. Naway makatulong ito sa inyong lahat. Salamat.